Our God is great. And the greatness of our God is a great mystery by itself. Ang Panginoon na lumikha sa ating lahat, lumikha sa buong kapaligiran natin, ay ninais niyang maranasan ang lahat ng kanyang nilikha sa pamamagitan ng tao. That God, who is spirit, will experience the material world and the material life that He created through people. Kaya binigay niya ang kanyang espiritu, pinasama ito sa alabok, at pinagsama niya sa tao ang espiritu ng Diyos at ang material creation of God. At dahil dyan, maraming karanasan ang naging posible. Without polarity, without extremes, there can be no real experience. Kaya kasama sa ating pakikilahok sa divine nature, yung lahat ng nararanasan ng tao. At nais din ang Panginoon through us to be able to fully appreciate all the things that the senses can understand. Isa dito ay happiness. At ang extreme nito, of course, ecstasy. Happiness and ecstasy. And on the other end, loneliness and very deep sorrow. Bagamat pinapayagan ng Diyos na tayo makaranas sa mga lungkot, ito'y para lang lalo nating ma-appreciate ang saya so that we can have a reference point. Pinapayagan ng Diyos na makaranas tayo ng panghihina para lalo nating maipagdiwang ang kalakasan. Nakakaranas tayo ng karukhaan at kahirapan para maipagpasalamat natin ang kariwasaan. Subalit ang pagpaparanas ng mga hirap, lungkot, dusa, dapat para lang tayo magkaroon ng reference point. Hindi para tayo dun mamalagi, dun magtira, at masira tayo ng mga ganong mga karanasan. Sa kabila ng magandang intensyon ng Panginoon para sa atin, marami pa rin ang dahil sa ating mga sariling kahinaan, kumisan dahil sa kasalanan o pagkalito, kumisan dahil sa kakulangan ng pag-unawa ng hiwaga ng Diyos, dun tayo nabubuhay sa kabilang extreme, sa lungkot, sa hirap, sa takot, samantalang dapat paminsan-minsan lang nating nararanasan para payamanin ang ating diwa. So loneliness and depression had always and almost become an epidemic. Napakaraming tao na mas malungkot kaysa masaya. Mas maraming araw ang nalulungkot kaysa nasasayahan, o kaya kung hindi man nalulungkot, at least hindi masaya. Sabi sa Panginoong Hesus sa John 10:10, I came that they may have life and have it abundantly, have it to the full. Needless to repeat, and needless to say, all the negative so-called extremes of life are only there for us to appreciate the positive. Pero bakit maraming kalungkutan at maraming gusto pang magpakamatay? Sa ating pag-aaral ngayon ng buhay at kabanata ng buhay ng isang napakadakilang propeta, sisikapin nating unawain ang hiwaga ng kalungkutan. At sa pagsisikap nating unawain ito, ay maaaring malutas natin ang mga pinagmumulan ng mga sarili nating lungkot o lungkot ng mga mahal natin sa buhay. Ama namin na Diyos ng kaligayahan, Diyos na mahiwaga at makapangyarihan, dalhin mo po kami sa iyong presensya. Buhayin mo ang Espiritu mo na nakatira sa aming katawan at na kami makiisa sa iyong Espiritu. Turuan niyo po kami, buksan ang aming mga spiritual eyes and ears so we can be fed in a spiritual way. Forgive us our sins, cleanse us all our iniquities, O God. Make us whole. Enable us to partake of your divine nature. Allow us to be one with your spirit through our Lord Jesus. Dalangin namin mangusap kayong may kapangyarihan. Ang hiwaga nyo, ipagkaloob nyong maunawaan namin, maging sa maliit na paraan sa sandaling ito, at nang madagdagan ang aming pagiging kawangis at kamukha ninyo. Allow us to grow in your image so that we can change and transform to become more and more like you. Father, speak in power and authority, in splendor and majesty, yet speak to us in simple terms so we can digest and understand and benefit from your word. Lead us. Be our speaker. Protect us from lies and falsehood. Preserve our health. Strengthen our bodies. Sharpen our minds. We like to receive blessings from you. As we bring you offerings and thanksgiving and gratitude, O God, let your blessings abound in our hearts right now. We seek you. In the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. 1 Kings 19, verse 4. He, meaning the prophet Elijah, came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors.
Isang napakadakilang lalaki, napakadakilang propeta, dumating sa puntong gusto niyang mamatay. How come a great prophet got so unhappy, so sad and so depressed that he wanted to die? Parang hindi mo inaasahan yan sa isang propeta, pero kung hindi natin inaasahan, merong pagkakamali ang paningin natin sa mga hinirang at mga instrumento ng Diyos. Ang mga dakilang mga instrumento ng Diyos, mga tagapagturo, mga propeta, mga dinaduluyan ng kanyang espiritu upang maging blessing sa iba, ay hindi exempt, hindi puwera sa mga lungkot, sa mga hirap, sa mga kumisan ay takot. Sa kadalasan, mas sensitive ang mga mas espiritual at mga instrumento ng Diyos. Kaya mas higit lalo silang nauuga, higit mas lalo kumisang natatakot, higit lalong naapektuhan ng hirap, ng lungkot, ng pangamba. Sapagkat sa mamanggitan ng kanilang sensitibong espiritu, natuturoan sila ng Diyos na maging mahusay na mga pastol, mga tagapangaral at tagaturo, dahil nararanasan nila higit kanino man ang mga problema ng tao. Kaya hindi dapat paghanapan ang ating mga spiritual leaders to be supermen and superwomen as if they were exempted from the ravages of life. But in fact, they are even more sensitive. The spirit that it is in the Lord sensitized them even more so they could be relevant and they could be kind and they could be good teachers. Ano naman ang maituturo ng walang pakiramdam at manhid? Paano aakayin nung sobrang laging mabuo ang loob yung mga natatakot? Paano niya uunawain ang mga nangangamba? Kaya pati ang Panginoon, sinabi, lahat ng temptation, dinanas niya upang sa pamamagitan ng anak ng Diyos, ang Diyos na espiritu at hindi physical, malalong maunawaan at maranasan ang dinaranas ng mga taong tulad natin na physical at spiritual din. Siyempre, alam ng Diyos lahat yan, pero kumbaga alam lang niya yun sa teorya kasi hindi naman talaga nangyayari sa kanya dahil hindi siya physical. Kaya kinailangan ang Diyos sa kanyang lalong pagpapahalaga at pag-ibig sa atin, ipinadala ang bahagi niya ang kanyang anak na tinatawag natin upang saluhan tayo sa ating pagkalupa at pagkatao. At habang nananatili siyang nakasalo sa Diyos Ama sa langit sa pagka-espiritu, kasalo natin sa pagkalupa, kaya siya ang nagiging tulay natin na mga lupa at espiritu doon sa espiritu lamang na Diyos. Kaya dinanas ang Panginoon lahat ng pagsubok at lahat ng pasakit at hirap. At nang sa ganoon ang Diyos Anak ay bumalik sa feeling ng Diyos Ama, lalong-lalo na ngayon na nauunawa at na-appreciate ng Diyos na Espiritu ang kalagayan natin. And the Bible says, "And God remembers that we are dust." At yun din ang dapat nating maalala tungkol sa ating kapwa, na yung asawa mo, yung anak mo, magulang mo, yung pastor mo, yung mga tauhan sa iyong buhay ay mga tulad mo ring lupa. At dahil doon, lumalawak dapat ang ating pangunawa, hindi ang panghuhusga sa kapwa. Bakit ginustong mamatay ng propetang ito? Samantalang napakamakapangyarihan niya, siya ay nakikisalo sa banal, kabanalan at luwalhati ng Diyos. He was a partaker of the divine nature. But why did he want to die? What factors caused such unhappiness to the point that a great man of God would die? Ang background po nito ay may napakalaking giyera. Gerang religyoso. It was a religious war. May bagong reyna sa bayan ng Israel, si Jezebel, foreigner. May iba siyang sinasamba, si Baal. At dinala niya sa Israel ang daan-daan na mga pare at mga propeta ng kanyang relihiyon at isa-isa niyang ipinapatay ang mga propeta ng Israel. Nananaig ngayon ang kadiliman, nananaig ang pagsamba kay Baal at napakalaking religious war ang nagaganap. At yun ang background ng kasaysayang ating tutunghayan. Nung humarap ang propeta sa hari na asawa ni Jezebel, kamping-kampi na ang hari sa kanyang asawa at nabulag na siya sapagkat siya ay sumusuporta na sa bagong relihiyon na ito, sa pagan religion at sa pagsamba kay Baal. 1 Kings 18:16 to 19. King Ahab went to meet Elijah. When he saw Elijah, he said to him, "Is that you, you troubler of Israel?" Ikaw ba yan, panggulo ng bayan? Sabi ng hari, "I have not made trouble for Israel," Elijah replied. "But you and your father's family have. You have abandoned the Lord's commands and have followed the Baals." Sabi, sinong panggulo sa atin? Kayo, kayong mag-anak. Sumunod kayo kay Baal. Ginulo niyo ang ating bayan, ginagalit niyo ang ating Diyos. Verse 19,
Now summon the people from all over Israel to meet me on Mount Carmel, and bring the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table." So ang reyna ay tumataguyod ng 850 prophets of Baal. Samantalang ang tingin ni Elijah, siya nalang natira dahil nilipon, inubos na ang mga katulad niyang propeta ni Yahweh. Lingin sa kanyang kalaman, meron pa naman ang mga natira at ikinuglin ang mga supporters sa mga kuweba. But let's study Elijah's unhappiness. So pagtatangka natin unawain nyo, na iuunawaan din natin ang ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay. What were some of the roots of Elijah's unhappiness? One was rejection. Yan ang isang pinag-ugatan ng kanyang lungkot. The king rejects him. The establishment was rejecting him. At kung minsan, kahit alam mong kakampi ang Diyos, kakampi mo ang Diyos, may epekto pa rin sa'yo. Magkagalit sa'yo ang tao at hindi ka kakampi. There was misunderstanding. He was being called a troublemaker. Isa yung malakas magpalungkot yung hindi ka nauunawa. There was disconnection from the king, from the people, and from his fellow prophets. Wala siyang komunikasyon sa kanyang mga kapwa propeta. Ang palagay niya ay siya nag-iisa na lang. And of course, there was disappointment. He was very disappointed with the king. He was supposed to be an instrument of God, but this time, this king was becoming the instrument of his wicked wife, Jezebel. And he also faced a very big opponent. 850 prophets ang kabilang partido. Nakakalungkot ang mga ganong bagay sa pamansin na. 1 Kings 18:20-21. "So I have sent word throughout all Israel and assembled the prophets on Mount Carmel. Elijah went before the people and said, 'How long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, follow him.' But the people said, 'Nothing.'" Ang panukala nitong si Elijah, ipunin mo ang buong bayan, tawagin mo rin ang 850 prophets ng asawa mo, magkita-kita tayo sa bundok ng Carmel. Ito isang banal na lugar kung saan napakaraming himala ang naganap, at ngayon magkakaroon ng malaking showdown, magkakaroon ng paligsahan. At inipon nga ng hari ang mga tao, at sabi nitong propeta, "Ano ba kayo? Parang wala kayong pagkakakilala sa ating Diyos. Kung si Yahweh ay Diyos, kung ating Panginoong Diyos ay Diyos, siya ang sambahin nyo. Ngayon, kung si Baal ang Diyos, siya ang sambahin nyo. Pero hindi pwedeng pareho. Hindi pwedeng dalawa. Hindi kayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog." Yung mga tao naman, walang kakibu-kibo. So Elijah faced silence. He probably thought it was indifference and indecision of those around. Again, he suffered disconnection. The people were not responding. Walang kakibu-kibo. Nakakalungkot din yun. Dati pag nagsasalita ang propeta, enthusiastic ang response sa mga tao. Ngayon walang kakibu-kibo. E palibhasa, takot kay Jezebel. Natatakot sila. 1 Kings 18:22-24. "Then Elijah said to them, 'I am the only one of the Lord's prophets left, but Baal has 450 prophets.'" Of course, malalaman natin later na hindi naman pala precise yung akala na yon ni Elijah. Prophets are not all-knowing. They can also have some details taken wrongly. Huh? Diyos lang ang perfect, not even the prophets, not even the apostles, not even those who were close to Jesus. Kaya kumisan, may sinasabi sila, may tinuturo sila, susuriin mo rin, kasi Diyos lang hindi nagkakamali. Kahit mga propeta, pwedeng may mali. Sunod ka pala ng sunod dahil propeta yon, eh mali pala. Kaya dapat alam mo lahat or karamihan ng katuruan para malaman mo kung alin yung, ay mali ito, hindi naman talaga siya nag-iisa eh. May daan-daan pa na nagtatago sa kuweba. But meanwhile, we are analyzing what made him so sad. And one of that was he thought he was alone. Rightly or wrongly, he thought he was alone. Verse 23, "Get 2 bulls for us. Let them choose one for themselves, and let them cut it into pieces and put it on the wood, but not set fire to it. I will prepare the other bull and put it on the wood, but not set fire to it." So ano ngayon ang gagawin nila? Magkakaroon sila ng paghahandog, ng offering. At ang offering nila ay mga bulls.
mga malalaking baka. At ang sabi nitong propeta, o mauna na kayo, total marami kayo, kumuha kayo ng dalawang baka, isa sa inyo, isa sa akin. Katayin ninyo, pagputol-putolin nyo according to the requirement of the offering, kasi yun, susunugin dapat yun eh. Ipapatong yun sa kahoy, sisindihan yung kahoy, masusunog yun, offering. So may mauna na kayong gumawa niyan. Pero ihandaan nyo lang lahat, katayin nyo ang baka, putol-putolin, ipatong ninyo sa panggatong, pero huwag yung sisindihan ng kahoy. Verse 24, then you call on the name of your God, and I will call on the name of the Lord, the God who answers by fire, He is God. Then all the people said, what you say is good. Sabi, o sige, itong hamon, ihain ninyo yung inyong baka, tapos huwag niyong sisindihan ng kahoy, tumawag kayo sa Diyos nyo. Pag biglang may umapoy, galing sa kunsaan, edi Diyos nyo ay Diyos. Kung sinong Diyos ang sumagot at maglalagay ng apoy dyan nang hindi tayo ang naglalagay, then siya ang Diyos. At tuwan-tuwa naman ng mga tao, wow, magandang boxing ito. No? At ringside ang buong bayan, manonood sila. But up to that point, what was Elijah's social standing? It was that of aloneness. He was alone. Parang siya lang laban sa buong bayan, laban sa daan-daang mga propeta nung kalaban, at laban sa hari at sa reyna. So there was a disconnection, and a showdown was about to happen. Talagang suspenseful ang event na ito. So, naghanda sila. 1 Kings 18:25 to 29. Elijah said to the prophets of Baal, choose one of the bulls and prepare it first. Sige, mauna na kayo, partida. Since there are so many of you, call on the name of your God, but do not light the fire. So they took the bull given them and prepared it. Then they called on the name of Baal from morning till noon and said, O Baal, answer us! They shouted. But there was no response. No one answered. And they danced around the altar they had made. So naigawa na nila. Umagang-umaga pa lang, nagsimula na to. Nagsasayaw na sila, nagtutugtog na sila, nagtatawag na sila kay Baal. Inabot na ng tanghaling tapat, uminit na lang at lahat, wala pang nangyayari. Verse 27, at noon, Elijah began to taunt them. Shout louder, he said. Surely he is a god. Perhaps he is in deep sleep, or in deep thought, or busy, or traveling. Maybe he is sleeping and must be awakened. So they shouted louder and slashed themselves with swords and spears, as was their custom until their blood flowed. Sabi ni Elijah, oh, lakasan nyo pa! Baka tulog! Baka nagbabiyahe! Baka pagod! Sige pa, lakasan pa! Lalo namang nilakasan nga nitong mga sumasayaw. Hanggang hiniwa-hiwa nila ang kanilang sarili para lumabas ang dugo nila na paraan nila sa pagtawag ng atensyon ng Diyos nila. Dahil pinaniniwalaan nila na gusto ng Diyos silang nakakaamoy ng sariwang dugo. So, tigmak na sila ng dugo at nabasa na yung lupa. Wala pa. Verse 29, midday passed, and they continued their frantic prophesying until the time for the evening sacrifice. Maghapon na to, didilim na, oras na para sa tunay na oras ng pagbibigay ng mga handog sa Diyos ng Israel. But there was no response, no one answered, no one paid attention. Anong nararanasan dito ni Elijah? He experienced strife. Siyempre may contest. And there was grave intensity. And at this point, he could have already been experiencing fatigue. Maghapon na yan, may magdamag pang nakaraan nung kahapon, so pagod na siya, may contest, lahat yan nakaka-contribute sa naging kalagayan niya na sobrang kalungkutan later. 1 Kings 18:30 to 35. Then Elijah said to all the people, come here to me. They came to him, and he repaired the altar of the Lord, which was in ruins. Doon niya niyaya ang mga ito, sapagkat nandoon sa Mount Carmel, yung dambana ng Diyos, nagiba-giba na, nilulumot na, guho-guho, dahil matagal nang walang nag-o-offering, walang nagre-repair, walang nag-aayos. Elijah took 12 stones, one for each of the tribes descended from Jacob,
to whom the word of the Lord had come, saying, Your name shall be Israel. With the stones he built an altar in the name of the Lord, and he dug a trench around it, large enough to hold 2 seahs of seed. He arranged the wood, cut the bull into pieces, and laid it on the wood. Then he said to them, Fill 4 large jars with water, and put it on the offering, and on the wood. Do it again, he said, and they did it again. Do it a third time, he ordered, and they did it a third time. The water ran down around the altar and even filled the trench. It's very cinematic. Very dramatic. Habang lahat ay nanonood at naglalagay ng mga band-aid sa mga sugat nila itong mga nabigong mga propetang hiwa-hiwa ang katawan at nagdugo ay wala namang sumagot, eto ngayon siya, dahan-dahan niyang nirepair yung altar na bato. Mga patong-patong na bato lang naman yun eh. Kumuha siya ng mga 12 malalaking bato, pinagtumpok-tumpok. Naghukay siya ng parang kanal sa paligid ng altar niyang binuo. At sabi niya, at nagsibak siya ng kahoy, ipinatong niya sa bato, inayos, at pinutol-putol niya yung baka, inilagay sa ibabaw ng kahoy. At pagkatapos nang sabi, humigib kayo ng tubig, damihan ninyo. Buusan ninyo itong karne. Buusan niyo rin yung kahoy. Buusan niyo rin yung bato sa ilalim ng kahoy. At ginawa nila yon hanggang umapaw ang tubig dun sa kanal na ginawa niya sa paligid. Parang merong moat. Sabi niya, puno na, gawin niyo pa uli. Inulit, pangatlong ulit, basang-basa ang lahat. No? Because there were 13 quarts of water that were used. So Elijah went through hard work. Mahirap yata siya gumawa lahat, mag-isa pa. At performance level ito. Ha? Nakakapagod yan. So pagod na siya. Again, there's the issue of fatigue. 1 Kings 18:36 to 37. At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed. O Lord God, God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant and have done all these things at your command. Answer me, O Lord, answer me, so these people will know that you, O Lord, are God, and that you are turning their hearts back again. So there was tremendous pressure. Nag-fail na yung kabilang bahagi, yung kabilang partido, siya na lang ngayon ang na-under test. At sinabi niya, Lord, tayong dalawa ang under pressure here, tayong dalawa ang nakasalang para subukan. Patunayan mo sa kanila kung sino ka na ikaw ang Diyos ng Israel, at patunayan mo rin sa kanilang ako talaga ang hinirang mo, at hindi itong 850 na ito na kinakatakutan ngayon sinusunod ng mga tao. So there was tremendous pressure. 1 Kings 18:38 to 39. Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water in the trench. When all the people saw this, they fell prostrate and said, The Lord, He is God. The Lord, He is God. Sa pagdarasal nato ni Elijah, patunayan mo, O Diyos, kung sino ka. At patunayan mong ako, hindi ang mga peke na ito, ang hinirang mo. Biglang may nalaglag na apoy mula sa langit. At nag-apoy yung karne. Nauna yung karne, ha, na nag-apoy. Baligtad dito. Sumunod na nag-apoy yung kahoy. At pati yung bato, at pati yung lupa, nag-apoy. At pati yung tubig na umaapaw, nag-evaporate sa init at tindi ng tubig na galing sa Panginoon. Napatunayan ng bayan kung sino talaga ang Diyos. So, silang lahat ay sabi, totoo nga, ang Diyos natin ang Diyos. Siya ang dapat sambahin. So, what did the prophet experience here? Success. There was glory. Nagtagumpay siya. Napakalaking tagumpay para sa Diyos at para sa kanya ring ministry. 1 Kings 18:40. Then Elijah commanded them, Seize the prophets of Baal. Don't let anyone get away. They seized them and Elijah had them brought down to the Kishon Valley and slaughtered there. O napagod na naman ang pobreng Elijah, mag-isa niyang pinatay lahat ang 850 priests na ito. So there was victory. Complete, perfect victory. But you know what?
success and glory could lead to unhappiness and depression. Akala nyo ba kabiguan lang nakakapagpalungkot? Ang katakataka, yung sobra ding tagumpay, pag lalot di mo nadala at nakaya, pwede ka rin niyang sirain. Kaya may mga rock stars, mga movie stars, politicians, statesmen, even religious leaders, and in our story, even the prophet Elijah, nalungkot magkatapos yung tagumpay. Hindi na kaya. Because there could be unhappiness after great glory. Kaya nakikita nyo yung mga artista kumisan, lalo sa tanghalan, sa entablado, pagkatapos ng kanilang huling palabas, may cast party. Kasi gising na gising pa yung electricity ng body nila sa palakpak, sa tagumpay, mahirap itulog yun. Kailangan ma-deflate ka, kumbaga sa lobo, halos puputok ka na, kailangan magbawas ka ng hangin dahan-dahan para hindi ka sumabog. And as we can see here, unhappiness is, among others, electricity. So Elijah was electrified by his victory, pero nabasa natin maya-maya, gusto niyang mamatay. 1 Kings 18:41 to 42. And Elijah said to Ahab, "Go, eat and drink, for there is the sound of a heavy rain." So Ahab went off to eat and drink. But Elijah climbed to the top of Mount Carmel, bent down to the ground, and put his face between his knees. Anong background nito, mga kapatid? 7 taon na hindi umuulan. May tagtuyot, taggutom, may salot sa bayan ng Israel dahil sa kanilang idolatry. At dahil muling nabuo ang dambana, ang altar ng Diyos, muling naparangalan ang kanyang propeta, muling nasamba ang kanyang pangalan, at muling nagkaroon ng offering doon sa altar na yon, magpapaulan na ang Diyos. At naramdaman yon ng propeta. Sabi niya sa hari, kumain ka, uminom ka, malakas ang darating na ulan. Ano yung konteksto? Mahaba ang biyahe mo, magbiyahe ka na pa uwi, kasi magkakaroon ng balaho. Lahat ng natuyong lupa na naging alikabok, mababasa ng ulan, magkakaputik, hindi makakalakad ang chariot mo, ang mga kabayo mo, hindi makakatakbo sa makapal na putik. So kumain ka na, uminom ka, maghanda ka na, at umuwi ka na. Meanwhile, ang propeta, hindi naman kumain. Pumunta siya sa bundok, at halos ilagay niya yung ulo niya sa pagitan ng dalawa niyang tuhod na siya'y nakatalungko. He was squatting, and his face nearly touched the ground. It was an act of deep worship and meditation of some of the prophets in the Old Testament. But there was hunger and thirst for him na itinagdag pa sa kanya mga pagod, hirap na naranasan. Naging malungkot din siya, as we can see. Unhappiness is, among others, chemistry. Nakakalungkot din yung gutom ka. Kaya maraming mga sobrang nagda-diet na de-depress. Hindi nila alam, bakit ang lungkot-lungkot ko, yung bewang ko, 22 na. No? Yung pala habang lumiliit yung bewang, pwede yan ma-depress ka kasi kulang ka na talaga sa nutrients. 1 Kings 18:43 to 45. "Go and look toward the sea," he told his servant. And he went up and looked. "There's nothing there," he said. 7 times Elijah said, "Go back." The 7th time, the servant reported, "A cloud as small as a man's hand is rising from the sea." So Elijah said, "Go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you." Meanwhile, the sky grew black with clouds, the wind rose, a heavy rain came on, and Ahab rode off to Jezreel. So nangyari, umulan. At nagbiyahe itong si Haring Ahab. Now, the distance between Jezreel and Mount Carmel was more or less 32 kilometers. And the Bible tells us that this prophet Elijah, after a very, very tiring day, ran ahead of the chariot and went and reached Jezreel ahead of the king. So, nagtatakbo pa siya. So, there was exhaustion. As you can see, happiness or unhappiness is also fatigue. Pag sobra kang pagod, may tendency ka ring ma-depress. 1 Kings 19, 1-4, nakita si Ahab at ang kanyang asawa. Sabi siguro ni Jezebel, patay na ba si Elijah? Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, "May the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow
I do not make your life like that of one of them. So, nabalitaan ni Jezebel na nawala, namatay ang lahat ng kanyang mga kampon. Nagpadala siya ng mensahe dito kay Elijah. Text siya agad, Elijah, bukas patay ka. Kung anong nangyari sa mga prophet ko, ganun din ang mangyayari sa iyo. Verse 3, Elijah was afraid and ran for his life. Nakita niyo to? Matapos yung tagumpay, yung napakadramatic na pagpapakilala ng Diyos kung sino siya, Elijah was afraid and ran for his life. Ngayon pang patay na yung 850 prophets, ngayon pang bumalik na ang devotion ng Israel sa Diyos, ngayon pang siya na uli ang kinikilalang propeta, natakot at nagtago. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there while he himself went a day's journey into the desert. He came to a broom tree. Uy, bumalik na tayo sa binasa natin kanina sa simula. He came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. So what added to the brew, there was threat to his life. Eh, meron din naman dati na. And there was fear. Meron na rin naman dati na. Pero anong dumagdag? Kasi nagkahalo-halo na lahat. Yung tagumpay, yung takot, yung pagod, yung gutom, yung hirap, nagkahalo-halo. It was too much ministry. Kaya sabi niya, I have had too much. Nasobrahan. So pati yung propeta, nung nasobrahan, na-depressed. Gusto na niyang mamatay. Ba't natin ito pinag-aaralan? Para masuri natin our own unhappiness. The roots of our unhappiness can be the same as that of Elijah's. Where did unhappiness come from? Because unhappiness can come from one, rejection. Tulad niya, pag nare-reject tayo, we can be unhappy. Lalong-lalo if you experience rejection in childhood. Lalong-lalo kung ang isang babae became pregnant out of wedlock, nire-reject kumisa ng mga lola at lola niya, ng mga kamag-anak, pa-abort mo yan, ipalaglag mo yan, etc., etc. So, nararamdaman ng bata. At kung minsan, nagkakaroon yun ng psychological effect sa kanya hanggang pagtanda. Kung tayo ay nakaranas ng rejection, ganun man o lighter ways, parang may mas maganda kang kapatid, parang siya yung paborito, parang may mas matalino kang kapatid o pinsan, siya lagi napupuri. Kung tayo ay nakaranas ng rejection, you know what you do? You can no longer change your past, but you can change your heart about it. You can change your outlook. Get over it. Tapusin nyo na yon. And the best way to get over it is to forgive people who rejected you. Sapagkat pag hindi nyo pinatawad lahat yung mga tumanggi, hindi gumusto, umayaw sa inyo nun, daladala nyo yung habdi, yung kirot habang buhay. At kaya madalas gusto nyo siguro magpakamatay o nalulungkot kayo, hindi nyo maintindihan. Kasi merong nakaugat sa puso nyo yung dapat ay bunutin, and that is sorrow and pain and bitterness. At ang mahalaga, get accepted by others now. Become more acceptable. Kung nagkulang noon ang pagmamahal sa atin ng mga tao, sikapin nyo ngayon na mamahal naman kayo ng iba, maging kamahal-mahal kayo. Mas maging maganda ang ating ugali. Tayo'y makibagay, makisama. At nang sa ganun, mas matanggap tayo para makatakas na tayo dun sa hindi ako minahal noon, kawawa naman ako noon, puwera ako noon. Noon na yun eh. At sa lagay, naapektuhan ka na noong araw, hanggang ngayon, maapektuhan ka pa. Bukas, maapektuhan ka. Next year, maapektuhan ka rin. Paulit-ulit ang kalugihan mo. Kailangan mong palayain ang iyong sarili sa tulong ng Diyos. And the best way is to forgive everyone who rejected you. And then accept as much love now, while being more and more lovable. At isang magandang lesson sa atin, mga kapatid, do not reject people. Lalo kayo yung magulang, kayong lolo, kayo yung lola, walang kasalanan yung bata, kung anong bakit siya nandyan, huwag nyo i-reject. Kumisan yung mga lola, naiinis dun sa manugang, yung bata ang napagdidiskitahan, rejected. Lalo kamukha ng kanyang balae. Kamukha ng balae itong batang to, mukhang impacto. So yung bata, walang kamalay-malay, nare-reject siya. Kung minsan naman, gustong-gusto mo yung isang manugang mo, mahal na mahal mo yung apo mo na yun sa manugang mo, ang bata sensitive. Let's not reject people. Teacher ka, don't play favorites. Kasi huwag tayong mag-reject kasi alam natin, malalim ang sugat na nililikha niya. So as much as we would like to be free from the bitterness of being rejected, let's also set people free from being rejected. Yun ang lesson
na matututunan natin dito para hindi iibigin ninyo o nino man na magpakamatay o mamatay dahil sobrang malungkot. And of course, there was this appointment on the part of Elijah about the king and the nation. Para hindi ka laging ma-disappoint, don't expect too much. Don't expect too much. At tayo naman, tulungan natin ating kapwa that they don't get disappointed with us. Do what you must. Perform your duty. Do your best so people don't get disappointed in us. And what's very important is to avoid disconnection. Get connected. Allow others to connect with you. Be accessible. And you also reach out to others. Talagang totoong nilikha tayo ng Diyos na ang kaligayahan natin ay sa piling ng kapwa din natin tao at sa piling ng Diyos. Kaya hayaan natin magkaroon tayo ng connection. Another unhappiness of Elijah could have come from aloneness. So what do we learn? Have a healthy balance of solitude and company. One of life's greatest pleasures is good company. Napakayaman mo, kapatid, kung meron kang kaibigan, kamag-anak, pinsan, kapatid, whatever, na masarap kasama. Kayamanan yun. At lalo namang napakainam na ikaw ay maging dagdag na yaman sa kapwa dahil masarap kang kasama. Pero kung ikaw ay judgmental, pintasera, lagi na lang may reklamo, mahirap kang kasama, dinedepress mo ang iyong kapwa nun. And at the same time, madedepress ka rin. What about strife and fatigue? We have to learn to have peaceful relaxation and peaceful coexistence with people. Na hindi tayo nakikigyera lagi. Choose your battles para hindi ka laging maraming kaaway, kagalit. Nakaka-stress yan. At kumisan, pag nagkasama-sama lahat, gusto mo na rin mawala sa mundong ibabaw. Pressure also added to his unhappiness. So we choose our battles whenever we can. Huwag kang likha ng gulo. Huwag kang pangako ng pangako. Nakaka-pressure yun. Don't be a guarantor kanino mang utang kasi sobrang pressure na nakadagan sa'yo. Kailangan matuto ka mabuhay na konti lang ang pressure. Don't say yes to every invitation. Don't accommodate everybody because you'll be pressured. Pinipili mo lang yung talagang gusto mo at kung may paminsan-minsang ayaw mo pero dapat, konti lang yun, hindi marami. At isa yan sa mga dapat nating matutunan mga Pilipino, sobrang kasing mababang loob tayo, sobrang mabait, to say no. Lagi na lang tayong yes, tapos ikaw yung nagdurusa. Part of the freedom that God wants to give you is for you to be free from needless pressures. At isa pa na dapat nating mantayan, glory. Victory. Pag sobra kang yumayaman, sobra kang sumisikat, sobra kang gumaganda, sobra kang nagtatagumpay, go down. Huwag ka masyadong maniwala na dakila ka. And very importantly, how do you get the pressure of glory from your shoulders? Share it with other people. Share the credit with other people, especially with God. In fact, give God the glory para hindi ikaw nagbubuhat ng glory na yon. Kasi ang kabiguan at tagumpay, pareho yung mabigat buhatin. Marami sa atin, marami ng practice sa kabiguan. Kasi mas maraming kabiguan kaysa tagumpay eh. Kaya pag nabibigo ka, nalulungkot ka lang pero hindi ka natutumba. Pero marami ang hindi nadadala at hindi nakakaya yung tagumpay. Doon sila nasisira. Kaya kung minsan ang hinihiling mong tagumpay sa Diyos, pag hindi niya ibinigay, pasalamat ka rin. Kasi alam niya yung load limit mo. Wawasakin ka lang ng sobrang tagumpay, kaya ibibigay lang sa iyo yung kaya mong dalhin. Even God's no answer is a blessing dahil alam niya ang ating kapasidad. What about his hunger and thirst? So alam na natin yung solusyon. Eat and drink properly. It's not enough to just eat or drink properly, yung tama sa'yo. Yung mga masobrang maingat nga sa katawan, kinoconsider pa nila yung kanilang blood type. Hinahanap nila kung anong bagay sa blood type nila na pagkain. Body type nila. Yung kanilang lifestyle, binabagay din nila. Hindi naman yung diet, halimbawa ni Jane Fonda, bagay sa'yo, eh hindi ka naman si Jane Fonda. Diba? Ikaw si Jane Punda. So si Jane Unan, iba na naman yun. Hindi kayo pwedeng pare-pareho. Huwag nyo ginagaya yung mga model, magkaiba naman. Tsaka yung mga model, alam nyo, lalo yung mga nakikita nyo sa TV, lumalaban ng mga bikini open. Mga dalawang araw yung hindi umiinom ng tubig, dehydrated na dehydrated, para ma-define yung mga muscle nila. Walang katubig-tubig ang katawan.
Kaya kadalasan, pagkalabas nila doon sa backseat, mga natutumba't nahihimatay. Kasi talaga ang pagde-deprive sa sarili para pumayat. At yung gagawin yun, paparusahan nyo ang inyong sarili. So kailangan, may body type ka, may comfortable weight ka. Kung talagang yun, di yun, you cannot be somebody else. And you must not depress yourself trying to be someone else. At isa pa pong nakita natin dito kay Elijah, fear. So deal with your fear. Uproot or at least minimize if you cannot conquer your fears. Dapat yan nilalagay sa buka. What are more insights into the cures to unhappiness and depression according to the experience of Elijah? Sabi na natin, dagdagan pa natin na lalong-lalo kayo nakabase sa kanyang karanasan. 1 Kings 19:5-8. Tuloy ang kwento. Then he lay down, matapos just being, Lord, gusto ko nang mamatay. Then he lay down under the tree and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, get up and eat. He looked around, and there by his head was a cake of bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. Matapos yung magreklamong hindi na niya makaya, napahiga na siya doon sa lilim ng puno at siya ay nakatulog. Pinukaw siya ng anghel, hinipo siya, hinapik-tapik at sinabing, bumangon ka muna. Kumain ka muna. Huwag kang matulog ng gutom. So pagtingin niya, aba, pagkatakubang kong mga tinapay na talagang bagong bake sa kanyang ulunan at meron pang isang banga ng tubig. So bumangon siya, kinain niya, ininom at nahiga ulit. Sa inyo mga tamad magluto, matutulog ka lang ng gutom, learn this. Yung ayaw na magluto, ayaw na maghugas ng plato, itutulog ka lang yung gluto, may pagkain naman. No? So learn from this, baka marami kayong depression na galing dyan. Ito naman siya, hindi tamad, wala lang talaga siyang pagkain, kaya pinaghimalaan. Ngayon, kung meron kayo sa bahay niyo, hindi kailangan na himala. Verse 7, the angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate and drank. Strengthened by the food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. Ministry na naman! Balik na naman siya sa dati. Samantalang kanika nila lang gusto mamatay. Gutom lang pala. Kaya siya sobrang na-depressed. Yan, napaka-dapat i-balance natin yan. Pinag-aralan natin yung unhappiness. Tingnan natin yung kabaliktaran. Bakit siya na-revive? Because happiness is a tree. Umisang parang maliit na detalye lang sa kwento. Naglakbay siya, iniwan niya yung katulong at naglakad pa siya mag-isa maghapon. Talagang gusto niya mapag-isa para walang makapigil sa kanya. Kaya alam niyo yung mga gusto ko magpakamatay. Kung hindi ka dumating dito, magpapakamatay ako. Hindi magpapakamatay yun. Yung talaga magpapakamatay, wala siyang sinasabihan para maituloy niya ang balak niya. Misa-misa, baka rin matuloy, eh, kayo na makiramdam, no? Kung nag-iinarte lang, yung gustong kunwari yung magpapakamatay. Kung minsan man, baka nga matuloy, so bahala kayo kung anong gagawin nyo. Pero nakikita nyo, yung talagang determined magpakamatay, walang sinasabihan yun. Ngayon, happiness is a tree, a shade, a comfort. Ano yan sa atin? Hindi naman lagi na lang literal na puno. Pag sobra na tayong stressed, malungkot, find your tree. Maybe it's a place. Maybe it's a condition. Maybe it's a vacation. Maybe it's a spa. No? Or a barbershop. Or shopping. Kung ano man yung tree. Nagbigay sa kanya yun ang ginhawa. No? And we should find trees in our lives. Sa katunayan, ang best tree, syempre, tao. Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Tiyakin nyo naman na kung marami kayong ipinupundar sa buhay, at least makapagpundar kayo ng mga kaibigan na talagang kapalagayang loob, nauunawa nyo at inuunawa kayo, yung pwede kanyang gisingin sa madaling araw at pwede mo rin siyang gisingin, pwede mo siyang abalahin at pwede ka rin niyang abalahin, tiyakin nyo meron kayong ganun sa buhay. Kasi isang malaking kayamanan ang may ganun sa buhay. Job 6:14, a despairing man should have the devotion of his friends.
Kasi si Job, nagdurusa, sabi ng mga kaibigan niya, siguro may kasalanan ka. Sabi niya, may kasalanan ako at wala, may atraso ako sa Diyos at wala, dahil nagdurusa ako, dapat kaibigan ko kayo. Unawain niyo ako, huwag niyo ako i-judge sa panahon na ito. Sabi niya, ang kailangan ko, yung devotion niyo, hindi yung judgment. So kung meron tayong mga non-judgmental friends, at lagi nating binabaliktad yan, mga kapatid, gusto nating may kaibigan, magbigay din tayo ng friendship. Gusto nating may dumuunawa sa atin, magbigay din tayo ng pangunawa. Do to others as you would have them do to you, sabi ng Panginoong Jesus. Ang Diyos, 2 Corinthians 7:6, God comforts the downcast. So napakasarap na sa Diyos kasi silong. Pero siyempre, maganda yung relasyon mo sa Kanya. Wala kang agam-agam, close kayo ng Diyos. Happiness is also rest and sleep. Nakita nyo, naiba siya nung nakatulog. Ang bait nga ng Panginoon, Exodus 34:21, 6 days you shall labor, but on the seventh day you shall rest. Even during the plowing season and harvest, you must rest. Kahit oras talaga ng trabaho, dapat may pahinga. So magpahinga tayo at payagan din natin ating kapwa na magpahinga. Huwag natin din laging pagurin. Mga anak, bigyan nyo ng pahinga ang inyong mga magulang, lalo sa gastos. No? Mga anak din naman, pagpahingahin ng magulang mula sa kutakot-takot na sermon. Dapat may pahinga ang tao. Hindi lang ikaw ang may pahinga, dapat nagbibigay ka rin ng espasyo sa kapwa mo na magpahinga rin siya. Kung meron kayong mga staff sa bahay, abay bigyan nyo naman ng espasyo kung saan sila matutulog. At kung talagang wala kayong espasyo, pero yung mga staff kayo sa bahay at natutulog sila sa sala, pag orasan ng tulog nila, huwag na kayo magpakalat-kalat sa sala. Huwag na kayo doon manood ng TV, magbasa at kung ano-ano, dahil kailan pa sila matutulog. So binibigyan nyo ng pahinga. At yung turo na yan, lalo kung may kapangyarihan tayo over other people, we should exercise the prerogatives of God and give people rest. Mark 6:31, then because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, He said to them, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Ang Panginoong Jesus, napansin niya na yung mga disipulo niya ay sobrang pagod na sa dami ng nagpapagamot, nagpapapray, nagpapakounsel. Sabi niya, teka, time out, iwan natin lahat yung pasyente, rest muna tayo, retreat muna tayo. Nakita niyo pag-ibig ng Diyos, hindi lang niya mahal yung mga tao, mahal din niya yung workers. Sabi niya, magpahinga tayo, hayaan niyo na sila, hindi naman nauubos yung may sakit at gutom, magpahinga muna tayo. At pag nakapagpahinga na kayo, tsaka itutuloy ang ministry. Jeremiah 31:26, my sleep had been pleasant to me. And Psalm 127:2 says that God grants sleep to those He loves. So do the same. Give people around you sleep. Husbands, pag hindi kayo umuwi sa oras, o kayo'y mga nasa field work, malayo, hindi makatulog ang mga asawa ninyo, lalo meron kayong bad record. Okay? Patulugin ninyo mga asawa nyo, ibalik nyo yung kanyang tiwala, pahinga ng puso, hindi yung pag nakatalikod siya kung ano-anong mga himala ang nagaganap. Kaya tuloy, pag hindi kayo magkasama, hirap na hirap ang loob. Napakalaking pahirap yan sa mahal nyo sa buhay. Kung ang Diyos, pinapahinga tayo, dapat kayo, kung sino man yung mahal nyo sa buhay, mga anak, patulugin nyo yung mga magulang nyo. Hindi yung alauna na ng umaga, wala pa kayo. Kamisan alana, hindi na lang alauna, talagang alana, hindi na umuwi. No? Maawa kayo sa nagmamahal sa inyo dahil nag-aalala. Hindi yung sasabihin, safe naman ako, I'm okay. Bakit ba pinoproblema mo yan? Ikaw, alam mong safe ka kasi nandun ka, kasama mo yung sarili mo. Yung hindi nakakakita sa'yo, nag-aalala. At alam nyo yung mga naghihimala, ayaw sumugod sa telepono, low bat. Low bat. Ting nawawala ka, eh, low bat. No? Lagi na lang na walang signal. Mga ganyang mga issue. Sa Hong Kong nung araw, nung wala pang tunnel between Hong Kong and Kowloon, ang ginagawa ng mga husbands na naghihimala, nagpapakagabi sa office para maiwan sila ng last ferry. Kasi alam nila, pag kumros na yung ferry, wala nang last trip, doon na sila matutulog sa Hong Kong Island. So ano mangyayari? Lahat ng himala na gagawa na nila. Yung naghihimala, laging may dahilan yan para mawala. Pagpaulit-ulit yung mga lobat na yan, yung mga kung ano-ano, bumenta na yung mga ganyang gimmick. Pero ang point natin, pag may asawa kayo, may pananagutan kayo, dapat ang ibinigay nyo sa kanyang regalo, mapayapa, matahimik ang loob, hindi nag-aalala.
Napakahalaga yung pananagutan natin sa isa't isa. So you grant sleep to those you love. Hindi yung sila ay napupuyat sa iisip. Proverbs 3:24, when you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. So give your loved ones sweet sleep by not making them worry about you. Also, we have seen in the story that happiness is connection. First of all, with people. 2 Timothy 1:4, I long to see you so that I may be filled with joy. Talaga ang ligaya natin, pinakamalakas nang gagaling sa kapwa natin, lalo't mga mahal natin sa buhay. Kaya mga kapatid, sobrang malaking tragedy ang policy ng ating pamahalaan to export people as overseas Filipino workers. Nakakatulong pansamantala. Naiibsan ang hirap pansamantala, pero ang social cost ng paghihiwalay. Yung pagkakalayo-layo, lalo nag-immigrate na forever yung mga mahal mo sa buhay. Nagpapalaki ka ng anak, nagpapalaki ka ng mga pamangkin, mahal sa buhay, thinking makakasama mo hanggang ika-ilibing, yung pala hindi ganun ang mangyayari. Dahil sa hirap ng buhay, nagkakahiwa-hiwalay tayo. Kaya napakalaki ng pananagutan ng ating mga politiko na nagpapaandar ng gobyerno. Kailangan isa sa mga platform nila, hindi lang damihan ang market for overseas Filipino workers abroad. Dapat ibangon nila, palakasin ang ating bayan para hindi tayo kailangang maglayasang lahat dahil nagkakahiwa-hiwalay. Malaking lungkot yon. Hindi lang dapat balik bayan, dapat walang alis bayan kung matino ang pamamalakad sa ating bansa. Ayaw nyo ba na magkaroon kayo ng mga katulong na Amerikano sa bahay? Ha? Yung yaya mo, British, may accent, no? Ayaw mo ba na ang hardinero mo Hapon dahil gumagawa ng Japanese garden? Tayo na lang ba lagi kagawa nun, bagamat hindi naman yun masama. Kadakilaan nga. Pero hindi dapat policy pang matagalan yan because of the tragedy of separation. Ang sarap na kasama mo sa buhay ang yung mga minamahal. Kaya huwag kayong laging humahanga sa mga politiko na nagpaparami ng market for Filipinos abroad. Dapat gumawa sila ng market dito. Dapat ang mga tao hindi naaalis para lang mabuhay. Kailangang baguhin yung pamamaraan dahil sobra na ang lungkot na ibinibigay sa bawat isang tao niyan. Sabi sa Proverbs 27:10, do not forsake your friend and the friend of your father, and do not go to your brother's house when disaster strikes you. Better a neighbor nearby than a brother far away. Ipinapakita yung halaga na nagkikipagtulungan ka sa iyong kapitbahay. Kasi kung nakatira ka sa malayo sa iyong mga kamag-anak, dapat yung kapitbahay mo parang kamag-anak mo yun. Kaya makipagkapwa ka. At huwag mong kakalimutan kahit yung kaibigan ng tatay mo. Naging ganyan ka dahil yung tatay mo sinuport ka, pero hindi mo alam may kaibigan pala siyang nagsuport din sa kanya. Sabi, tatanaw ka ng utang na loob maging sa mga kaibigan ng iyong magulang. Kailangan mahalaga yan. And of course, if connection with people is very good, lalo naman yung connection with God. Acts 17:26-28. God determined the time set for them and the exact places where they should live. God did this so that men would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him. Though He is not far from each one of us, for in Him we live and move and have our being. So at the very least, huwag natin kakalimutan, nakatira ang Diyos sa atin, ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, hindi siya malayo, because God lives in us. And what happened to Elijah? He received an angelic touch. An angel touched him twice. Connectedness is important. So we touch people, we allow people to touch us, and very importantly, we touch God and we allow God to touch us. Luke 5:13, Jesus reached out His hand and touched the man. I am willing, He said, be clean. And immediately the leprosy left him. Luke 6:19, and the people all tried to touch Him because the power is coming from Him and healing them all. The healing power of touch. Kahit hindi ikaw si Jesus, hihimasin mo lang, hahagurin mo lang ang mahal mo sa buhay, yung nalulungkot, kahit wala kang sabihin, nakakapagpagaling yun. Mark 5:28, the bleeding woman thought, if I just touch His clothes, I will be healed. Touch people and allow people to touch you. Not only physically, but very importantly, emotionally. What other source of happiness is there? Counsel. Words.
conversation. Kung ang salita ay nakakasakit, ang salita ay nakakapagpagaling din. Kaya napakahalaga na nag-iingat tayo sa ating pananalita, pero ang mahalaga, meron tayong kausap, lalo kung tayo ay nalulungkot. Hebrews 10:25, let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another. Be sensitive when people need you, not only when you need them. Lalo yung mga text na, musta? Every text is a cry for help. Pag may nagte-text, reaching out lang yan. Baka nalulungkot, baka naiinip. Ikaw naman, okay, bye. Pag may nagmumusta, okay, ikaw, kumusta ka? And then, encourage conversation. Kasi hindi naman yun mangungumusta ng walang nangyayari. Siguro naiinip. Kumisang, gusto ka talaga niyang kumustahin, pero isipin mo, baka siyang may kailangan. And drop what you're doing and minister, especially if these people are important to you. If you love them, and they love you. Psalm 7:1, O Lord my God, I take refuge in you. Save and deliver me from all who pursue me. And that is what also many people need from us, that we save and deliver them. Finally, happiness is food and drink. Genesis 1:29, God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. So dapat marunong kang kumain. Ecclesiastes 8:15, nothing is better for a man under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany him in his work all the days of his life God has given him under the sun. Acts 14:17, God has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons. He provides you with plenty of food and fills your hearts with joy. Very importantly, we should minister also through food. So be happy. Make others happy. Ang mga tao, kung anong binibigay natin sa kanila, yun ang nire-reflect nila pabalik sa atin. Bumabalik lahat yan. Kaya kung kabutihan ang ginagawa natin sila, sa kanila, kabutihan din ang bumabalik sa atin. Maybe not through them, but through other people. Maybe not today, but definitely tomorrow. Nangyayari yun. Ang ginagawa natin sa tao, yun din ang nangyayari sa atin. So, ang sinabi ng Panginoong Jesus, kung anong gusto mong gawin sa inyong kapwa, yun ang gawin mo sa Kanya. Strive to be happy and do your best to make other people happy. Iwasan natin yung mga nagpa-depress kay Elijah. Sobrang pagod, sobrang tagumpay din kung minsan na hindi na isi-share with others. Iwasan din natin yung sobrang magutom, mauhaw, mawalay sa kapwa, mapag-isa, nagiging bunga ay kalungkutan at kung minsan depression. God wants you happy. Panginoon, salamat sapagkat kayo concerned sa amin at marami kayong iniwang mga lesson sa Biblia para aming kapulutan ng aral. Turuan niyo po kami na matuto, pag-aralan ng aming mga kalungkutan at kalungkutan ng mga mahal namin sa buhay at sa aming Panginoon na learning from you and from your wisdom, may life find us happier and we may make other people much happier. Pagbulay-bulayan natin sumandali sa tahimik na pananalangin ang iba pa mga personal application ng message na ito.